Fred, ano, patapos po kay Ka Efren, punta po natin si kasama Edwin. Ano naman ang epekto nitong oil crisis o oil spill crisis na ito sa mga kababaihang mayingista labo sa Pagantics, Kyle? Magandang araw po sa lahat at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating mga online platforms. Isang magandang araw po. Although, sa kalagayang sitwasyon po ngayon ng mga mangingisda, lalong-lalo na po sa mga mangingisda natin na sa Manila Bay, ay napakalaki po ng dagok ng isang ganitong klase ng insidente na alam po natin na hindi po ito dinulot ng likas na pangyayari, kundi ito ay gawa ng kapabayaan po ng tao. No? Malaki yung naging pinsala nito, although kahit pa nga sabihin na may mga bahagi pa na hindi inabot. Subalit, ayaw natin na mangyari pa na ito ay lumala. Kaya ginagawa natin yung ganitong klaseng panawagan na sa ngayon pa ay aksyonan ito na mas maaga. At dihamak na mas malaking dagok din ito, hindi lamang doon sa mga kalalakihang mga mangingisda na umaasa sa Manila Bay, kundi lalong-lalo doon sa ating mga kababaihang mga mangingisda. Kasi malinaw na nainis sa isa kanina kung ano yung epekto nito, no? Hindi lamang yung mga aktwal na nanguhuli, kundi maging yung mga extension na kabuhayan ng mga mamamayang mangingisda natin. So nandiyan yung mga nagtutuyo, yung mga nagpoproseso, no? At yung, syempre, yung mga nagtitipo sa palengke, nandiyan yung ating mga kababaihan. At alam din natin na kababaihan din ang numero unong nag-aalala sa kalalagayan ng kanilang mga anak pagdating sa usapin ng kalusugan. At malinaw rin na ang ganitong klaseng pangyayari ay hindi madali ang nawawala o agarang masusolusyonan. No? Alam natin na ang pangyayaring ito ay may matagalan talagang impact sa kabuhayan ng mga mangingisda. So parang tama yung sinabi ni Kapabs kanina, inabot isang linggo, dalawang linggo hanggang apat na buwan. No? Kaya kung magdedeklara talaga ng pagbawal sa pangingisda at paghuli at pagkain o pagbili ng mga huling isda ng mga mangingisda, talagang hindi lamang 100,000 mangingisda ang apektado dito, kundi maging yung mga pamilyang Pilipino na ang kaya lamang bilhin ay yung mga pagkain na gumula sa dagat. No? At alam natin na malaking bahagi at malaking porsyento ng populasyon natin ay yun lamang ang kayang bilhin at doon inaasa yung kanilang pagkain at nutrisyon sa huling dagat. Kaya nga hindi mo maiiwasan talaga, madalas na nangyayari sa ating mga mangingisda kapag umuhuli tayo ng isda. Ang espesyal na isda ang ibinibenta natin sa palengke habang doon tayo sa tira-tira. So ganun yung ugali natin eh, lalo pa kung marami kang Pilipino. Kaya kahit sabihin pa na may banta sa kalusugan yung isda, ang isang ina ay pipilitin na lamang na pagkasyahin ang kakapiranggot na budget, mapipilitan pa rin na bumili ng isda dahil yun lamang yung kanyang kapasidad. Paano pa kaya kung apat na buwan na wala kang mabibiling isda sa palengke dahil sa ipinagbawal? So wala namang magiging problema sa pagbabawal kung nakikita agad natin yung alternatibong kabuhayan na maaaring ibigay doon sa mga mangingisda na mawawalan. Lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na hindi lamang yung kabuhayan yung pinoproblema, kundi maging yung mga araw-araw na gastusin niya na kailangan niyang i-provide sa kanyang pamilya. At malaking dagok din ito kasi sinasabi nga natin yung damyos, yung sira nito ay hindi lamang sa kasalukuyan, kundi may impact ito hanggang sa susunod na henerasyon. Ang ganitong klaseng pangyayari ay dapat talaga na pagtulong-tulungan at bigyan ng aksyon talaga ng mga mangingisda, hindi lamang sa area ng Bataan, kundi alam naman natin malayang naglalakbay ang tubig eh. At darating talaga ang panahon na kapag ito ay hindi naagapan, hindi lamang ang Manila Bay, kundi ang mga karating pang mga katubigan natin ang malalason rin. No? Kaya sana sa pagkatapos ng presko na ito, ay magkaroon agad ito ng positibong aksyon sa ating gobyerno at doon sa korporasyon na mayroong malaking responsibilidad sa pangyayari ito doon sa Manila Bay. Simple.